hindi po ako governor ng China, mayor po ako ng Maynila, Philippines. Ito nga ang deklarasyon ni Manila Mayor Isko Moreno kaugnay ng pagpapasara niya nitong Huwebes lamang August 20, sa isang tindahan sa Binondo, na nagbebenta ng mga beauty products na walang lisensya, at ang mas nakapagpanginig ng kanyang laman, ay ang address na ginamit ng tindahan, ay First Floor 707 Santo Cristo Street, San Nicolas, Manila Province of China. Hindi na nga nakapagpigil si Yormi Isko sa kanyang emosyon, at sa kanyang live broadcast mula sa opisina niya sa City Hall kahapon ng gabi, nagsalita si Mayor Isko patungkol sa paglapastangan ng mga sangkot na may-ari ng kumpanya. Ayon sa kanya, kung usapin rin lamang ng permiso o lisensya sa pagnenegosyo sa lungsod ng Maynila, meron po kaagad silang paglabag. Yan po yung misrepresentation ng kanilang address. Dagdag pa niya, ang bawat lungsod o local government sa buong Pilipinas ay nagbibigay po ng business permit base sa kung saan ang lugar ng kanilang tindahan. At dahil doon po, iniinspeksyon po yun at malalaman na talagang may tindahan at sumusunod sila sa mga regulasyon o alituntunin na ipinatupad ng lokal na pamahalaan. Katulad ng nabanggit ko, misrepresentation, Manila is not a province of China. Iginiit din ni Mayor Isko na ang Maynila ay hindi kailanman naging probinsya ng bansang China. Pangalawa at higit sa lahat, ang Binondo ay bahagi po ng Maynila, at ang Maynila ay Pilipinas. Ang Maynila ang kapitolyo ng bansa. Hindi po ito probinsya ng China, at niminsan, hindi ito naging bahagi ng China, sa anumang lathalain o kasaysayang na itala sa panahon ng mga ninuno natin. Hindi po katanggap-tanggap sa akin, bilang Pilipino, bilang Manilenyo. Hindi po natin papayagan ito. Tiniyak nga ni Yormi Isko sa kanyang mga kababayan sa Maynila na hindi niya hahayaan ang mga superpower na bansa tulad ng China na maliitin tayo sa sarili nating bansa. Na parabang pinitik-pitik na lang sa mata at binabaliwala nila ang sovereignty ng ating bansa at dito pa gagawin sa Maynila. Umasa po kayong hinding-hindi po namin papayagan itong mga individual na ito, na parabang sinasampal-sampal na lang tayo sa mukha natin, at sinabi rin ni Mayor Isko, na magpapadala siya ng sulat sa Bureau of Immigration, para maipadeport ang dalawang Chinese na nagbebenta sa Maynila ng mga beauty products, na hindi aprobado ng Food and Drug Administration. Itong limang may-ari ng nasabing kumpanya, ay hindi na po makapagnenegosyo sa lungsod ng Maynila, at dalawa sa lima ay mga Chinese nationals. At diin pa niya, pagkatapos ng broadcast na ito, ay susulat ako sa Bureau of Immigration to deport and declare these two Chinese nationals as undesirable aliens in violation of existing rules and regulations in doing business in the city of Manila and misrepresentation. Dagdag pa niya, parabang inaangkin nila ang Maynila ay sa China. Inilagay pa province of China. Hindi po ako governor ng China, mayor po ako ng Maynila, Philippines. At hanggat ako ang mayor ng lungsod, you have no place in Manila, those who will do illegal business in the city, more so with foreigners. Ito nga ang banta ni Yormi Isko, sa mga dayuhan na abusado at lumalabag sa mga batas na ipinatutupad niya sa Maynila. Ayon pa sa kanya, bukas ang lahat na magnegosyo sa Maynila hanggat sumusunod ang mga negosyante sa batas. Nanawagan din siya sa mga may-ari ng Lazada at Shopee, mga e-commerce company, na huwag ibenta ang mga produktong masama sa kalusugan ng mga tao. Ito nga ang kanyang matapang na pagbabanta sa sino mang negosyante na balak magnegosyo sa Maynila, ay dapat sundin ang kanilang batas na ipinapatupad. Kaya ano ang inyong reaksyon sa isyung ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.